Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Sa araw po ito, tayo po ngayon ay mag-unboxing. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Ito po ngayon mga kapatid, atin na pong bubuksan kung ano ang laman ng ating mahiwagang box. So ito po ay in-order po natin at kung ano man po yung pangalan ng product o ng brand na inyo pong makikita, disclaimer po, this is not a sponsored video. So ito na po ngayon mga kapatid, ito na po yung laman ng ating mahiwagang box. No? Ang laman po ng ating mahiwagang box ay ito, Makita inverter welding machine. So tayo po, bumili tayo ng panibagong inverter na welding machine kasi po kailangan po natin ito sa mga project. Sa mga past na mga video natin, meron na rin po tayong binili na inverter na welding machine. At the same time po, meron na po rin tayong welding machine na yung transformer. Yung malaki po, meron po tayo nun. Eto, bumili pa po tayo ng isa para kung sakali po na magsabay-sabay na kakailangan yung welding machine ay meron po tayong mabibili. Bale, ito po ay Makita inverter. So, ito po amperes po niya is ayan po, kung hindi pong makikita, 300 amperes. No? So, ang laman po ng ating, ang kasama po ng ating Makita inverter welding machine, ito po, una yung mismong welding machine. Tapos, ito po, meron po yung pang-protection po sa ating mata at sa ating mukha habang nag-welding. So, ayan po yung kasama niya. Tapos ito po yung pang-tik-tik, yung pinag-weldingan natin, tapos testing brush. Ayan, yung brush po niya. Tapos ito po yung holder ng rod. So ito po, dalawa po yan. So pag kayo po ay bibili ng welding machine, make sure po na ang cord na inyo pong makikita yung ganito po ay dalawa. Isa po para sa holder ng rod. Ayan po. Tapos ito pong isa, yung para po sa ground. No? I-check nyo po yan. Dapat po ito, dalawa siya. No? Di pwede pong isa kasi wala po kayong gagamitin para sa inyo. Nakikita ko na talagang advantage po niya ay ang kanyang bigat. So, ayan po. Ayan. Kahit isang daliri po yan, kaya nyo po siyang pipitin. Pangalawa po ay yung konsumo po niya sa kuryente. Mababa po ang kanyang konsumo sa kuryente. Madali pong i-regulate. Kumbaga po, yung sinasabi po natin na madali pong i-regulate, yung lakas o yung init ng welding machine, madali po siyang na-adjust. No? So, ayan po, kung inyo pong makikita, gumagana po ang ating welding machine. So, ngayon, i-regulate po natin. No? Madali lang po siya, malambot lang siya pinitin. And kung gusto nyo po sa 80, depende po yan sa kapal ng bakal na inyo pong i-welding. No? Yung power po o yung magre-regulate nyo rito, depende po yan sa kapal. So kung makapal po ang bakal, ang mangyayari po dyan, so mataas. Ayan po. Ayan, hanggang maisasagad po yan. Hanggang makaabot kayo ng 300. Madali rin po pagkabit ng kanyang wire. No, yung wire ng kanyang para sa welding rod, yung wire para po sa kanyang ground, madali lang po siyang ikabit. So ipapakita ko po sa inyo. Ikakabit po natin yung cord para sa kanyang ground. So yung ground, ilalagay po natin siya dito sa negative. Kung inyo pong makikita, pansinin nyo yan sa welding machine nyo, no? May makikita kayo positive tsaka negative. So yung ground dito natin siya ilalagay sa negative. So ito po, ipapasok lang po natin siya. Ayan po, tapos ilalak. Ayan po, nakakabit na. Madali po siyang ikabit. Ayan po. Ayan, hindi po makikita. Mabilis po siyang ikabit. No?
So, ito rin po, ikakabitin po natin yung para naman po sa kanyang welding rod. So, ito. Ito naman po yan sa kanyang positive. So, ito, madali lang po siya. Ipapasok nyo lang po na ganun. Sila lock. So, ayan na po. Nakakabit na po yung kanyang ground. Ito po yung para sa ground. Tapos, ito po yung para sa welding rod. So, unlike po siya nung welding machine na de-transformer, yung conventional na welding machine, no? Na every time na kayo po ay magliligpit, no, maraming wire, maraming madali siya, mahirap siyang iligpit, mahirap, maraming nagpupulupot-pulupot na wire. Ito po, saglit na po siya iligpit. Ito, kakalasin lang po, saglit na, tanggal na. Kasi ito din po, ganun din po yan, oh, tanggal na po. Ang isa pa po sa kagandahan, pag ganito po na yung klase nung plug, no, para sa ating welding machine, ay hindi po siya nasusunog, no. Kung mapapansin nyo po doon sa ating mga transformer na welding machine, dahil hindi po gaano naka-fix nang maayos yung mga wire niya dito, no, kadalasan po itong area na to nasusunog, no. Kaya kung mapapansin nyo, lalong-lalo na sa ating ground, yung wire dati mahaba, sa katagalan ng paggamit umiiksi nang umiiksi kasi nalulusaw yung kanyang cord, no. So, kung inyo pong makikita, no, nakasaksak na po yung ating inverter na welding machine. Ayan po, nakasaksak po yan. Ayan, kung inyo pong makikita, no, bukas po yung ating welding machine. Ayan po, ayan, nakabukas po siya, no. So ito po ang sinasabi ko po kanina, no. Bababa po ang kanyang kain ng kuryente, at the same time po yung wire hindi po siya mabilis uminit. Hindi nyo po siya pwedeng ilagay dito pagka ang gamit nyo po ay welding machine na di transformer. Pag dito nyo po yan sinaksak, susunugin niya po yan yung area na to, susunugin niya, no. Pero ito po sa ating inverter na welding machine, yan, pwede po siya dyan, no. Kasi nga hindi po ganun kalakas ang energy consumption niya. Kaya po hindi basta-basta nag-iinit, no. Ayan, no, hindi po siya nag-iinit, hindi po yan nag-iinit. Yan. Yun nga po, kaya po tayo bumili nitong welding machine na to, no. Magagamit po natin siya lalong-lalo na po kung ang area po natin ay mataas. Kasi dahil nga po ito ay magaan, no, pwede po ito na nakasabit lang sa ating balikat. So lalagyan mo lang dito yan ng belt. Yan, lalagyan lang dyan ng belt. Tapos pag lalagyan ng belt, pwedeng isabit sa balikat o pwedeng itali sa bewang. Ngayon sa magtatanong, Kuya Jun, bakit marami pa rin po na bumibili ng de-transformer na welding machine? Hindi ko po kayo dinidiscourage na bumili ng de-transformer na welding machine, no. Lahat po ng uri ng mga tools o mga power tools o mga kagamitan na atin pong ginagamit, maging ito man po ay conventional na klase ng tools, lahat po yan ay may gamit, no. May advantage po yan, depende po yan sa ating pangangailangan, no. Kung gusto, sa tingin nyo po na mas magiging mapakipakinabang sa inyo ang paggamit po ng inverter, no, malaya po kayong mamili. Kung sa tingin nyo po na mas magiging napakipakinabang po sa inyo ang paggamit po ng de-transformer na welding machine, ay malaya po kayong pumili. Basta't alam nyo po kung para saan nyo po gagamitin, no. Ito, masasabi ko po na ang inverter na welding machine na ito ay unang-una po magaan. So kahit umakyat kayo sa mga matataas na lugar, daladala nyo itong inyong welding machine na to, ay po pwede, no. Madali po ikabit yung kanyang cord, no. Mahina po yung kanyang energy consumption, yung consumo niya sa kuryente mababa, tapos madali po siyang i-regulate yung init, kumbaga, para doon sa ating pag-welding, no. Yun po yung mga nakikita ko pong advantage dito. Ngayon, marami pong nagsasabi, Kuya Jun, no, marami na po akong nakita dyan, marami na akong napanood na mga welding machine na madaling masira, lalo na pag inverter. So, yun po ang ating tatalakayin sa susunod na ating video. Atin pong pag-uusapan kung bakit madaling masira
kung ano po ang pagkakaiba ng inverter na welding machine kontra doon sa conventional na welding machine o yung transformer na welding machine. So yan po ang ating pag-uusapan. Pag-uusapan po natin ang advantage at disadvantage ng mga ganitong uri ng gamit. Tandaan nyo po mga kapatid, ano man pong ganda ng ating gamit, ano man po, gaano man po yan kamahal ang ating gamit na bibilhin, kung yan po ay hindi po natin magagamit ng maayos, kung hindi po natin mapapangalagaan ng maayos, at hindi natin magagamit sa tamang paggagamitan natin, kung hindi akma ang paggamit, tandaan po natin yan, madali po talagang masira yan. No? At sa muli po, mga kapatid, dalangin ko po na ang videong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. At doon nga po sa mga kapatid po natin na magtatanong kung magkano po ba ang bili natin ng welding machine na ito. Ito po ay nabili po natin sa online, no? Ito po ay nabili namin sa halagang 4,300, no? Ang 300 amperes na Makita inverter, 4,300. So ako po, hindi ko po sinasabi na kapag kayo po ay bumili online ay ganun din pong presyo ang inyong mabibili. Maaring may mas mababa pa, maaring may mas mura pa. Ang mahalaga lang po ay makita po natin ang bibilhan po natin ay legit o yun kumbagang maganda yung review, no? Marami nang bumili, marami nang nakabili, no? Walang nagreklamo, no? Kaya masasabi po natin na ang nabili po natin gamit ay legit. Sa muli po, ito ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.